So guys, welcome sa ating YouTube channel. Ngayon po, tutorial na naman, Photoshop. Open po natin itong ating Photoshop. Photoshop CS5. Ito po, pag inopen natin yung Photoshop natin, ito yung makikita natin. Itong Photoshop, wala yung right side niya. No? So, gagawin nyo, para lumabas yung layer doon sa right side. Punta kayo sa taas, click nyo yung Windows. Iyan ang lalabas. So, click nyo lang yung layer 7. Yun. Para makapaggawa tayo ng project natin, mag-create po tayo ng tinatawag nating document windows. I-shortcut natin sa keyboard natin, Control N. So, yun po yung lalabas. Dialog box natin. So, dito, nakadepende sa'yo kung anong gagawin ng project. Dito yung mga adjustment na tinatawag natin. Lagyan natin ang pangalan dito sa taas. Okay. So, ang gagawin natin ngayon ay gagawa kasi ako ng logo o yung tinatawag natin na branding sa YouTube channel ko. So, maliit lang size nun. So, ito po yung dialog box natin. Ang gagamitin po nating size ng ating document is ang height niya is 150 pixel by 150 pixel. Yun po kasi yung standard ng YouTube sa paggawa ng branding. So hindi na natin kailangan ng 300 na resolution. So pwedeng 28, 29. Ang resolution natin, ang background white, i-adjust na dito. So, ang gamitin natin, 150 by 150 pixel ho, ang gagamitin natin. Okay. Pagkatapos, ayan po yung box. Medyo maliit nga po kasi nagawa lang tayo ng logo, parang logo sa YouTube. So, mula dyan, dito sa may parting side, makikita nyo yung layer na yan na parang nakalock. So, nakalock po siya. Double click natin para unlock natin. Mas maganda naka-unlock para mas nag-move siya, no? So susunod, lagyan natin ng kulay yung box na 'yan, yung document windows na 'yan na maliit. So ang gagawin lang natin, gawa tayo ng layer dito sa baba ko, nakikita ninyo dito. 'Yan po yung layer. Ito po yung ano, layer. Click lang natin yan. Mas maganda, gagawa tayo ng sa bawat gagawin natin. Ang bawat layer natin ay may kanya-kanyang, ang bawat project gagawin natin may kanya-kanyang layer. So, lagyan natin ng kulay. Sa paggawa ng kulay, pwedeng ang gamitin natin ay paint bucket. Pwede natin gamitin yung paint bucket. Pili lang tayo ng kulay dito sa may baba. Kung makikita nyo itong dalawang kulay na to, dalawang box na to. Pindutin nyo lang siya, lalabas na yon. Mamili kayo ng kulay na gusto mo. So, ang gagamitin natin, kulay ay kulay light blue. O yung bughaw na tinatawag natin. Ayan, mag-type na po tayo, guys. So, mag-type na tayo. Type natin yung pangalan ng channel natin, Henry TV. So, click natin yung move tool para magalaw natin siya. Ayan, yung move tool. So, lakihan natin ng konti. Pagka nilakihan nyo, Control T, dapat nakapress yung shift. Tapos saka nyo hilahin. Ayan po. So, lagyan natin ng shadow yung Henry TV. Normal, palitan natin ng kulay. Siguro kulay white na lang.
Yan, tapos adjust natin dito. Ito po yung adjustment, dialog box adjustment niya. Tas natin ng konti. Ayan. So, okay na natin. Okay na yun. Type na uli tayo. Ito type natin susunod is pag nagkamali ko kayo, control C lang para bumalik. So, gawa tayo ng layer uli. Mas maganda gagawa ng layer pag magta-type. Kada type, gawa tayo ng layer. So, pumili tayo ng kulay, siguro green or blue, yung click here. Green or blue. Type natin, click here. Kayo na kung balang mamili kung anong kulay ang gusto ninyo. I-type natin, click here. Tinuro ko na sa inyo yung pagkuha ng kulay dito sa dalawang box na nasa baba. Kasama ng tools panel natin. So, yan, namili ho kayo ng font na dito sa taas. Dito nyo pipiliin yung mga font na gusto ninyo. Pwede ho nyo siyang click here. So, control T. Tapos hila. Kailangan naka-press yung shift para hindi ho mabago yung normal na size niya. Para hindi ho siya magka-problema. Kunin natin yung lalagyan natin ng araw. Kunin natin yung dinownload natin. Tapos crop natin. Ang gagamitin natin ay polygonal lasso tool para ma-move natin dito sa Windows document na ginagamit natin. Yan. Okay. Nawala. So, click here. Ayan po. Susunod naman, gawa na naman tayo ng bagong layer. Nalagay ko tayo ng gagamit po tayo ng rectangular marquee tool. Yan po, click lang po natin yun. Tapos, mag-gawa tayo ng box. Tapos, lalagyan natin ng kulay. Kulay red. Then, lagyan natin ng kulay yung box. Lagyan natin ng kulay yung box. Sa paglagay ng kulay, paint bucket din. Tapos, yung tinuro ko sa inyo kanina, dito sa dalawang box sa baba. Ito yung kulay. Click nyo lang. Yan, mamimili na kayo ng kulay. So, ang kulay natin, kulay red. Ayan po. Control D, pag-aalsin nyo yung selection. Control D. Ayan. Type tool na naman tayo. Type tool. Kayo na po ang bahalang mamili kung anong gusto nyong font. Design ng font. Dito sa taas. Ito po siya. Subscribe. Type tayo ng subscribe. Nalagay natin siya dun sa box. Simple lang po ito. Panigurado mga makukuha nyo ito agad. Doon po sa mga beginners lang natin. So guys. Ayan na po. Ito na po yung nabuo natin. Simple lang. Type tool lang ginamit natin. Type tool. Rectangular marquee tool. So guys.
Ayan na po. Ito na po yung nabuo natin. Simple lang. So, tapos na po yung project natin. Isisave naman natin ngayon. So, may tatlong oreo ng save, pag-save ng project natin sa Photoshop. So, yung ginawa natin, isisave natin na gagamitin natin sa YouTube bilang branding. So, maliit lang po yung size niya. 150 by 150 pixel. So, isisave natin siya ng tatlo. Isisave natin siya ng PSD. Pag PSD po kasi, pwede nyo siyang edit uli. Na hindi na siya idadrag, i-open ulit sa Photoshop. Automatic yun. I-click nyo yung PSD, lilitaw na uli yung project ninyo. Yung pangalawa, yung PNG. Ang ibig sabihin po ng PNG, yung transparent po yung background niya. Yun po yung usually ginagamit sa paglagay ng logo, sa YouTube. So, pag sisave natin siya ng ganon, yan, halimbawa, sisave natin yung ginawa natin ng PNG. Punta kayo sa file. Ayan siya guys. Save folder web and devices. Lalabas po yung dialog box na yan. Siguraduhin nyo lang naka-check yung transparency dito. Tapos, dun tayo sa PNG24. So, ganun lang kasimple pag-save ng PNG para magamit natin sa device natin or sa web. Save na natin. Save naman natin siya ng JPEG. Okay. So, yan na po ang ginawa natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po may natutulong kayo sa ating palabas, sa ating pag-aaral, tutorial, Photoshop CS5. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Natapos na naman tayo. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.